Hello, mga ka-OFW. For today's video, mag-a-unboxing po tayo ng in-order kong UV resin epoxy at UV resin plastic. Ito po ay ginagamit para sa mga ply lure na pang-fishing. So, stay tuned kung fisherman ka. Ipapakita ko sa iyo kung paano gamitin ang UV resin at UV plastic para ma-cure ka agad at maging maganda yung gawa nating ply lure para sa tribally fishing. So kung fisherman ka at mahilig ka sa fishing, ang video na ito ay para sa iyo. Gagawin ko ito ng tutorial. Stay tuned, keep on watching. Hi mga OFW, wala nang paligoy-ligoy pa. Ipapakita ko na sa inyo, i-unbox ko na yung UV resin at yung UV plus light. Stay tuned. Ito na siya. Dalawang order po siya. Galing siya, ang nag-deliver po nito ay Amazon. So unahin po natin yung UV plus light. Ito na po siya. Taraan! Ito. Isang piraso lang siya. Ay, excited, no? So, ito na po, ang UV plus light. Ayun. Plus light po siya. Pero siya ay special, ginagamit siya sa pag-cure lang ng resin epoxy. Lalagyan po natin ng battery kung gumagana. Para po na sa ganun ay malaman natin kung gagana o hindi. Kasi pag hindi po siya gagana, pwede po natin ibalik agad. So, ito na po siya. Bubuksan na po natin ang UV plus light. Siya po. Ganyan plus light. So, ito siya. O, magandang klase. Kasi siya ay, kung na po siya, alloy. Alloy na po siya. Magandang klase po. Yon. So, ito po. Lalagyan natin ang battery. Tatlo battery. Double A. Ang battery po niya. Double A. Ayan. Yan. Lagyan natin battery. Tapos, ilalagyan na po natin. Titingnan natin ngayon kung siya ay gagana. Pag gumana siya, ayos, walang balikan. Pag hindi gumana, ibabalik natin. Surprise! Ito na po siya. Tingnan natin. Ayun. Ito po. Kung makikita nyo, ang pampo niya ay kulay violet. Kasi yan po yung ilaw talaga niya, violet po. Para sa cure ng resin epoxy yan. So, yan po siya. Oh. Violet ang ilaw. Gumagana po ang ating UV plus light. So, ito yung UV plus light po natin. Para po sa paggawa ito ng ply lure. At saka kung gagawa tayo ng, maglalagay tayo ng resin sa mga lure, para matagal matanggal yung pintura, ito pong ginagamit sa pag-cure, pagpatigas ng resin epoxy. UV resin epoxy. UV resin epoxy po siya. Ayan, bubuksan na po natin. Ano naman niya? Ito yun. Eto lang po siya, ang laman niya. Ayan. 200 ml ng UV resin hard. Clear po siya. UV resin hard. Yan po siya, ang laman. Para pong tubig ang laman ito. Tapos pag pinaslayta mo po siya ng ganito, titigas po yung resin na yan. So bubuksan natin siya. Buksan natin mga ka-OFW. Nakalak po siya, nakasild. Nakasild po siya. So, habang nakasild po yan, wala pong problema. Ibig po sabihin yan, nakalog siya konti, parang tubig.
So ito na po yung aking inorder sa Amazon. UV resin epoxy. Nakalagay sa kanya hard. UV resin epoxy hard. So ngayon po ang gagawin natin, itatry natin doon sa mga ginawa kong plylor kung gagana at titigas siya kaagad. Pero bago natin ilagay doon, magtatry tayo sa isang maliit na katun, maglagay ng konti at lalagyan natin ng UV kung titigas kaagad. Sabi nila, 30 second lang daw po matigas na yung UV epoxy. So stay tuned, itatry na natin. So ito po yung aking mga nagawa na yarinan na plylor. Nalalagyan po natin ng resin dito sa ulo, sa mata, para yung mata ay matabunan at hindi masira kagad. Yan po yung mga plylor na ginawa ko. So ito po yung mga lalagyan natin ng resin ngayon, yung ulo niya. Yan. Yan po nilalagyan sa ulo. Para po maging matigas siya at hindi matanggal. Yan. Ganyan po ang lagay niyan. Panghuli po yan ng tribally. Magaling manghuli ng tribally yung mga yan. Ah, ayan po siya. Tribally fishy. So stay tuned, lalagyan na po natin, tatry natin kung gagana at gano'ng katagal bago matuyo yung resin epoxy na to. Ito. Stay tuned. Ayun mga kagdab, bago tayo magpatuloy, ito nga po pala yung una kong ginagamit na resin epoxy. Ito po ay yung dual. Dalawa siya. Clear din siya, pero ang kaibahan lang nito, dalawa siya. Pag nilagay mo siya, pag mimixin mo yung dalawa na items para tumigas siya. Ang pagkakaiba, ito, UV resin, hard. Ito ay, pag nilagay mo, yung parang tubig na lang. Isang product lang siya. Pag nilagay mo, automatic na. Hindi ka na magmimix. Kaya mas madaling gamitin ito. Kaya bumili ako nito. So, stay tuned. Ayan, buksan na po natin mga OFW. Eto, kunti lang ang bukas natin. Ayan mga OFW, tuloy tayo. Ito na po yung lalagyan natin ng resin epoxy na plylor. Ginawa ko. Yan po siya. So, ito po. Panoorin nyo kung paano ko lalagyan. Ito yung resin epoxy. Kukuha tayo ng kaunti lang. Unti-unti lang po ang paglagay. Kasi po, hindi po pwedeng biglain to. Yan, kuha tayo doon sa loob niya. Kunting-kunti lang. Tapos ilalagay natin dito. Sa kanyang ulo. Yan. Sa may ulo po muna natin ilalagay. Saka dito sa baba. Yung tama lang. Saka lang natin dagdagan pag okay na siya. Ang bilis. Stay tuned po. Ayan mga KFW, pagpantay natin inyo pantay na, at saka nyo siya i-cure. Ayan, oh. Pagpantay na po siya, saka nyo yan, painitan ng flashlight. Ganun lang po kasimple yan, oh. Paikutin nyo kabila, kanan, kaliwa, kanan. Yan, ganyan lang po. Yan lang po ang paggawa niyan. Within 60 seconds, tapos na po yan. Yan, yan po yung first coating niya. Lalagyan ko pa po na pangalawa second coating yan. Ayan. Ayan po, oh. Matigas na po siya. Napakabilis, oh. Ayun. Oh, grabe yung tigas na niya, oh. Matigas na po siya. Ganun po siya kabilis. Advantage talaga siya. Stay tuned po. Ayan, mga KBW. Ito na pangalawang lagay na resin epoxy natin. Final na to. Ayan. Lagyan natin ng konting-konti lang. Unahin natin yung mata para matabunan siya. Yan, konting-konti lang po. Ganyan, oh. Mata, unahin natin. Sa ulo. Sinang kailangan. Yan. Tapos sa ibaba. Yan, kailangan po yan para sa mata. Yan. Kung sa tingin natin okay na, maganda ng pagkakalagay, pantay na siya. Pwede natin siyang i-cure kaagad. Yan, ganyan lang siya kasimple mga ka-OFW. Yan. Siguraduhin natin pantay bago natin lagyan ng UV. Kasi pag nilagyan natin UV to, automatic matigas na to. Hindi na to makukumpa. Matatanggal ulit. Kasi matigas na siya. Yan. Yon, okay na siya. Maganda na.
Pantay natin ang ayos pantay. Kung pantay na siya, pwede na. Yan. Yun. Maganda na siya mga KW. Pwede na natin lagyan ng UV light. Ayan. Para tumigas na siya. Ayan o. Bantay na. Ayan na. UV light na to. Ayan. Painitin natin ulit. Ito na yung pampatuyo mga KW. UV light. Ayan mga KW. Ayos na. Matigas na to. I-share ko lang sa inyo kung ano yung pagkakaiba na naobserbahan ko dito sa dual epoxy, yung dalawang piraso, at saka dito sa UV resin epoxy. Ito yung gawa sa UV resin epoxy na napakakinang. Ang ganda ng pagkayari niya. Ito yun. So, ito naman yung gawa sa dito sa dual epoxy. Ang pagkakaiba niya, pareha, ito. Itong isa, medyo malabo. Hindi gaano makintab ang pagkakayari sa mata. Ayan o, napansin nyo. Ito yung sa UV, ito yung sa dual. Magkaiba siya. Medyo malabo. Oh. Medyo malabo ito sa dual. Ito yung sa resin epoxy ay napakalinaw. Ayan, napakaganda po niya. Ayan mga ka-FW. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell para update ka sa lahat adventure ko sa Abu Dhabi. So ito na yung ginawa ko ngayon na resin epoxy dito sa plylor. Maganda siya. Yung sa UV resin po, ito, ito po nangyari niya. Napakakinang, maganda po. Mabilis matuyo. Ito yung old ko na version. Medyo malabo siya. Hindi po siya gano'ng makinang. Ang pagkakaiba, tingnan nyo. Malabo na kaunti, tumakinang. Napakadali pong patigasin ito kisa dito sa dual. So kung gagawa kayo ng plylor, maganda itong UV resin hard epoxy. So, sa lahat po na mahilig sa fishing dyan, sana po tuloy nyo subscribe ang YouTube channel. And don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell. Thank you for watching. God bless you all.